Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk as okay, hindi kasi familiar yung ano, no? Mark them which walk so as ye have us for an example. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Sabay-sabay. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong sasita. Salamat sa aming mag-guest din po, Lord. I pray na sa aming series ay pagpalain niyo po, Lord. Medyo malalim, but as we have experienced, Panginoon, pag kami po itulungan niyo po kami, maunawain ito, Lord, yung lingkod, paliwanag ito, Lord. Kami po ay ikilos at maintindihan po namin ito, Lord. At least, mabigay yung sense, Panginoon, ng salita. Later, pwede ang aralin, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Lako po na po. Good evening po ulit sa lahat. Nag-umpisa tayo ng ano, okay, 8:45, 9:45 tayo matatapos. Kaya ba? Sabi ni Raven. Ganun. So, pero si Joy, parang po, ano talaga na pumayat? Alala ko si Joy eh. May mga picture kasi kayo dito eh. Anyway, so, pang ilan na po tayo, no? Chapter 3 na po tayo. Last, every 4 weeks na po tayo. Ito po yung mga title po natin sa series natin, Approve All Things That Are Excellent. Ibig sabihin, napaganda ng ano, Philippians, no? So, tinuturuan sila paano maging maayos ng mga Kristiyano. So, approve all things that are, approve things that are excellent. Ibig sabihin, yung mga bagay na maayos, yun ang gusto na, gustoin natin. Okay? Hindi yung, okay ba sa'yo yung lalaki, mahaba buhok? Sabi sa Bible, hindi. So, wag, hindi approve sa inyo yun, di ba? Okay ba yung ano? Ano man yan. So, yung standard natin mataas kasi galing sa Diyos. Then, yung second natin is Philippians 1b, by life or by death. Ang bigat, di ba? Ibig sabihin, sinasabi ni Paul kung anong klaseng commitment meron siya sa Diyos. Patay o patay, buhay, patay, maglilingkod lang ako sa Diyos. At hindi, no? And then, yung ano naman, last Philippians 2a, ang title po natin yung mahaba. Okay, hindi nga ito kompleto eh. Ang title actually nun is, without rebuke po yung maiksing title, pero yung talagang title niya is ito, both humility and exaltation of Jesus warrants our service and obedience. Sa Tagalog, ang Panginoon nagpakababa, tapos itinaas siya, therefore dapat maglingkod tayo sa kanya. Ibig sabihin, hindi natin kailangan pinipilit kasi karapat dapat siyang paglingkuran eh. Amen? Yun yung ating last week. And then last week naman is holding forth the word of life. So alam ko medyo nagbaga yung pulpit noon, lagi naman. Pero ibig sabihin, itong salita ng Diyos, ito yung dapat nating nangunguna sa atin. Aman tama yun sa Baptist Day. Alala niyo yun? O hindi. Ano hindi ah. Ako, naalala ko lahat ng preaching ko, ewan ko kayo. Buti nga, may ganito tayo eh. So ngayon naman, Philippians, medyo magbabago ng konti lang naman yung tema, pero hindi natin matapos ng buo, sa kalahati lang tayo. So may ang title po ngayong gabi is That I May Win Christ. Okay, That I May Win Christ. Sa Tagalog,
Para, alam niyo yung win, yeah, mag soul win kayo, di ba? Nawi-win mo ba lahat ng sinasoul win mo? Hindi, di ba? Depende. Iba hard case, iba talagang ayaw. Ano yung sabihin ngayon na that I may win Christ? Kaligtasan ba yun? Okay, sabihin ko sa inyo, hindi. Kasi si Jesus, ligtas ka na, nasa iyo na si Jesus. Pero kasi sabi ni Paul, namaya, sabihin niya dito, ang dami niyang ginagawa, nagpapakatapat siya, naglilingkod siya, that I may win Christ. Ibig sabihin, mas makilala niya pa ng lubos. Amen. So, ganun kayo ngayon, ha? Mga ligtas na. Salamat si Raven daw, ligtas na. Tsaka si Joy. Totoo na this time. O, naalala mo lang. Yan. So, pag ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, ang dapat mong gawin ay, ano gagawin mo? Salamat sa Panginoon. Ligtas ka, sigurado ka na sa langit. Ano naman? Hindi pa yun ang end nun eh. Yun ang basic. At, pero dapat, ganun talaga. Yun ang dapat ma-attain natin. Muna, bago ka mag-ganyan, pagligtas ka na, maglingkod ka na ngayon sa Diyos. Para sa reward, sa langit, sa lupa, and then, para masaya din, ang Panginoon ay may taas sa iyong buhay, edi panalo. So, yun ang pag-usapan niya. Pero, ganito ginagawa namin sa Thursday, iniisa-isa namin sa yung Bible, as in. Okay? Para, talagang alam niyo yung gagawin niya. So, pwede pa natin siya, ano, nakalimutan ko sabihin. Pero, nagkwentuhan na kami ni Brad. Si Pastor Michael daw, kilala niyo ba yan? Hindi ko masyado nabanggit. No? Isa pang taganda, yun din yan. Galing kay Pastor John. So, medyo pinanghihinaan daw. So, hindi ko na masyadong close kasi yun. Kaya, ano, pero baka, ano ko rin. Batiin ko rin. Parang gusto na mag-quit. Eh, hindi madali, amen? Eh, napunta pa sila sa lugar na ano. Tsaka, kaya pinag-uusapan na ano, handa ba talaga yun? Eh, sinid nyo eh. Hindi dapat handa. Kung hindi, pero ang positive naman doon, sabi ni Pastor, si Pastor Jun dati ganun din daw. Eh, ngayon, nagpatuloy. Di, tuloy-tuloy, di ba? So, ibig sabihin, minsan, baka ano lang daw yun, turning point. Pwede natin. Pag sabi yun, kasi nga, hindi madaling maglingkod sa Diyos. Amen? Amen? Amen. Mga nadalihan kayo. Sino ang dadalian? Hanggat ba natin, dinadalian natin para sa inyo, di ba? Kaya nga, ang bihira. Hindi mo, mag-church-church? Mahirap ba mag-church? Sinusundo na nga kami, mahirap pa ba yun? Imagine nyo kung hindi, di ba? Ako, hindi ako nasundo ni Pastor kahit isang beses. Kasi nga, meron naman akong ano, pamasahe. So, doon pa kami sa Antipolo, alam nyo ba yun? Dalawang sakay lang naman yun, pero eh, natawa ko sa mga bata pag nagkukwentuhan ng hirap ba mag-commute eh. Naranasan ko yan. Eh, pumasok na ako ng Tuesday. Ayoko na umulit. Kaya, ay, bukas. Office na naman. So, mahirap maglingkod sa Diyos, pero may consolation tayo na tinatawag. Kaya sabi dyan, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Sa chapter 4, ulitin niya ulit yan. So, rejoice in the Lord. Ibig sabihin, kaya nga tinatanong ko siya, nahihirapan ba kayo? Parang hindi. E di okay, gamitin niyo yung time. Later, darating yan. Pag malalim na yung commitment sa Diyos, talagang naglalaban yung kalooban ng Diyos, darating sa inyo yan na mahihirapan din kayo. Okay, katulad niyan nga, yung ni Jamie yun, nahihirapan na, di ba? Kasi pag mag-aaral ka, hindi mo alam kung paano kung promise gagawin mo yan. Lalo pag nagtrabaho ka. Kaya nga sabi sa inyo, unahin niyo ang Panginoon kasi mga konti katulad yan, a-attend ba ako sa Sunday? Hindi decide ka, di ba? So pag nag-decide ka na wag muna or next time na lang, or, hindi mo alam, tuloy-tuloy na yan. Kasi decision yan eh. Hindi naman, wala namang ano sa iyo eh. Kaya nga naasa tayo pag nag-soul winning tayo, di ba? Pag ano, share na namin kayo, parang maligtas kayo, ay, saka na lang po, naglalaba ako eh. Di ba? Parang, ano na, consistent na tayo, gano'n na, parang broken-hearted tayo lagi. Kasi nga, alam mo naman na pwede naman nilang, kung ano man yan, ano ba yan, nagluluto ka, eh kung parang maligtas ka, kaluluwa mo, masigurado mo yung langit, di mo pwedeng hinto yan. Pero yung tao gano'n, mababa na yung tingin nila, sa mga bagay patungkol sa Diyos kasi niloko na sila. Kaya ngayon,
Ang nahihirapan talaga yung lingkod ng Diyos. Pastor, tsaka yung mga mahalari sa... Yun. Para lang kayong madala sa church, maturuan. And then, yeah, magpatuloy. But anyway, pag dumating sa atin yung talaga nahihirapan, imagine mo na, kunwari, si... Ano ba? Imagine yung... Ano yung anong scenario na mahirap na maglingkod sa Diyos? Bukod sa pag-attend. Ha? Kung may anak ka na, tuturuan mo pa yan, tapos mag-church ka pa. Paano yun? Eh, syempre, gastos din. Lalo pala yun, naman, sa lalaki, no? Hindi yung pagkain lang, problema na. Hindi mag-church ka pa, eh, kung magtatayos pa dyan, parang iba, ayaw na. Mas mahirap yun. Ano pa? Eh, pag pinersecute ka pa, paano yun? Ano pa? Yung iba, parang hindi naman pagsubok yung trabaho eh. Kasi pwede mo nang piliin yung ano eh. Yung iba, nahihirapan sa kamag-anak. Yan. Yung mga iba dito, kaya wala dito. Nagbabawalan. Okay? So, yeah. Madami pa po yan. Pero alam kung alam niyo yung kwento ni Paul, yung buhay niya, naglilingkod siya, soulwinner siya, church planter siya. Ang dami niyang kalaban, lalo yung mga Hudyo. So, kaya sinasabi niya dito, parang mali yung magre-rejoice ka eh, na-persecute ka. Ganun yun. Kumbaga, alalanin mo yung mga bagay na dapat kang nag-rejoice. Kung ano, ligtas ka, may reward ka sa langit. Nag-iipong ka dun eh. Di ba? So, anong malungkot dun? Sigurado ba yun? O baka wala naman. Patay kung wala, pero meron yun. Sigurado yun. Amen? Nakita nyo na? Rejoice in the Lord! Amen. Parang malungkot kayo eh. Diyos ba? Ang hirap, no? Dala-dala ko kayo lahat eh. So, yun ang totoo. Sinabi dito yan, ngayon, again, ganun talaga, parang si Paul, kaya nga sinasabi, mag-rejoice kayo, kasi yung iba doon, malamang di rin nag-rejoice, parang kayo. Parang nag-iisip na, ano ba to? Ah, pag may regalo kay pastor, masaya ako. Ako din. Hindi dapat nandun yung kaligayahan nyo. Okay? Tuloy lang natin. To write the same things unto you. Ito na nga, nasabi ko, no? So si Paul, ang dami na kanyang ginagawa na persecute pa siya. Isa sa mga problema niya, yung pagtuturo din. Okay? Kasi hindi pare-pareho ng paglago ang mga Kristiyano. So katulad yun, may mga bago na naman sa atin. Siyempre, iba, iniisip ko na naman ano yung tamang papakain, ganyan. Iba naman, siyempre, pag medyo advanced, hindi naman tamang laging basic sa kanila. So... Kaya pero sabi ni Paul dito, to write the same things unto you, to me indeed is not grievous. Yan ba hindi nyo nabasa kanina? Grievous. Ibig sabihin, nakakasawa or nakakapagod. Or, ano ba yung grievous? Parang alam ko yan, grabe yan. Grievous. Grieve. Ibig sabihin, nakaka-grieve, nakakapagod. Nakaka-dismaya. Lahat na negative. Yan, feel grief or sorrow. Nakakalungkot, nakakapagod. Nakakapagod ba yung paulit-ulit? Sino nakakapagod yung paulit-ulit? Naririnig mo paulit-ulit o ikaw yung nagsasabi ng paulit-ulit? Pag ikaw yung nagtuturo, mas mahirap. Kaya sinasabi ni Paul, inunahan niya na. Siguro naisip ng mga tinuturoan niya, Pastor tuloy. Paul, ikaw na naman eh. Paulit-ulit ka naman eh. Eh, kailangan eh. Amen? Amen? Amen. Sa palagi ako, sabi nga sa inyo, loner ako eh. Ayoko nung gasalita, hindi ako masyado masalitan tao. So, pag ako yung nagsasalita, effort yan. Tapos uulitin mo pa. Tapos habang nga minimesyo, ito nasabi ko na ito, dapat alam na ito ni Rapi. Yan. May dapat alam na ito ni Juliana na dapat hindi magsusot ng ganyan eh. Tapos sasabihin ko na naman. Yeah? Kaya si dapat alam na ni Christian hindi malilate eh. Tapos ulitin ko na naman. Di ba nakakasarap yung pag ikaw yung ulit ng ulit? Ba't sinasabi ni Paul hindi yun sa kanya grievous? Kasi nga kailangan. At sabi dito, but for you it is safe. So mas maganda ng paulit-ulitin para kayo matuto. At pag natuto kayo, hindi na kayo mapahamak sa mga bagay na napahamak yung iba. Okay, katulad ng madalas ang natin, young people eh. Pero ganun din yung mga adult. Imagine yung adult, anong instruction sa adult?
Hindi, magsipag, mag-ayos. Yung anak nyo, ayusin nyo yan. Ngayon, ang ano niyan, ang bait-bait niyan. Sumusunod-sunod yan. Pero pag hindi mo nataniman yan, nasalita ng Diyos, o kaya may konti ka lang, ang tawag dito, pagkukulang, nakita sa'yo ng anak mo, si tatay, kaya lang naman andito, kasi ganyan-ganyan. Nagkukwento pa ako sa inyo, pero hindi ko nakukwento ngayon. Pero kailan lang, doon ako na-remind eh, kasi parang tinatansya ko yung tatay, tsaka yung nanay, mabuti namang Kristiyano, kaso kulang eh. May kulang silang nagawa para sa anak nila. Nagloko ngayon. Eh, sinong ano? Eh, di ikaw rin yung mahihirapan. Amen? Yung sinasabi ko eh, para, kaya si Paul dito, wala, he's not taking chances. Yun sa English eh. Sabihin sa Tagalog. Okay na yung paulit-ulit kaysa naman kala mo, alam niya, hindi pa pala. Amen? Pag ganun si Paul, ganun din ako, kaya huwag kayong maririndi sa akin. Ako yung unang naririndi pag ako'y paulit-ulit. Pero kailangan eh. Amen? So, ganun po yan. So, ito naman, itong part na to, again, negative po to. Okay, lagi ko sinasabi sa inyo, kung may kailangan tayong gawin, may pipigil sa atin. Sa case nila, mga Hudyo po yan. Ayan yung di na nilang nabasa, no? Ang basa lang po dyan is concision. Concision. And then, yung isa, circumcision. So, medyo magka-relate po yan. Ang tinutukoy po niya dyang concision is yung mga Hudyo. Nasaan yung Hudyo dyan? Yun ang tawag sa kanila, kahit tingnan niyo po. Kasi ang puro usapang tuli, lagi usap niyan. Okay? Importante rin yan, pero hindi ganun ka-importante. Amen? Amen. Kaya ang tawag sa kanila, concision. At, actually, minsan, ang tawag din sa mga Hudyo, circumcision din. Pero ang maganda tong group of passages na to, malino dyan, kinumpara ni Paul, yung concision, and then yung circumcision, at sabi niya dyan, tayo yung circumcision. Ibig sabihin, malinaw po yan. Kasi iba, nalilito pa dito eh. Yung, kung naalala nyo ating seminar, anti-Judaizer seminar. So, sino yung people of God today? 2023. Sino? Mga ligtas na mga Kristiyano na. Eh, paano yung mga Hudyo? Pag naligtas sila, kasama na sila doon. Pero wala na tayong pakialam sa dati ang people of God sila. Pero siyempre, nag-anak-anak na yun. Iba, hindi sumunod sa Diyos. Iba, namatay na siyempre. Yung iba, nagpatuloy. Pero kung lingkod ka ng Diyos or people of God ka, ngayon sa panahon natin, mga ligtas, syempre, alam ka naman di ligtas, tas lingkod, people of God. So, gusto sabihin niya, kasi nga, pinag-distinct niya na ngayon yan. Yung mga concision, mga Hudyo, circumcision, which is ang tawag dati sa mga Hudyo, circumcision, ngayon, tinatawag na circumcision, mga Kristiyano na, ano yung sabihin, no? Medyo may nagkaiba. Okay, so maliwanag po sana yun, ha? Pero balik tayo sa verse 2. Negative, no? Beware of dogs. Marami kay aso nung panahon nila, palagay nyo. Yung mga pitbull ba nun? Wala pa. Yung pitbull, breed lang yan eh. Delikado po yung pitbull, ha? Ba't sinasabi mag-ingat sa aso? Sigurado may tabak tong mga to. Hindi po yung sinasabi yung mga aso. Okay, kasi mamaya, sinabi naman, beware of evil workers. So, sabihin tao pala to, mag-ingat tayo. Tapos binanggit yung beware of the concision. So, sabihin yan, sino yung dapat nating nag-ingat? Saan tayo mag-ingat? Yung mga evil workers. Sino yung mga evil workers? Yung mga dogs. Yung dogs po, matinding tawag yan pag tinawag kang aso. Animal ka. Ano yung sabihin nun? Mababang klase ng tao, di ba? So, may tinutukoy siyang grupo ng tao. Sino kaya yun? Ayun, binigyan tayo ng clue. Concision, mga Hudyo. Okay, so again, nakabanggit ko na madala sa Acts. Ay, ano ba yung ginagawa kasi ng mga Hudyo? Kasi sobrang against yan kay Jesus, and therefore, yung mga taga-sunod ni Jesus, against din yung mga yan. At kaya, pag natutunan niyo yan, hindi kayo malilito sa Bible. Okay, at lalong hindi kayo maglalagay sa Facebook niyo ng I stand with Israel forever. Eh, okay sana yun kung Israel na tama. Sino ba yung Israel of God? Sabi sa Ephesians 6. Mga Kristiyano. Those that are, sabi doon, tingnan natin. Nadaanan na rin lang natin eh. Kung tama ako ah. Ephesians ba yun o Galatians? Ephesians yun eh. Ito niyo ba? Hanapin natin. Ephesians
Israel of God. Very good. And yan. Galatians nga. Okay, pakibasa dyan. Ready, go. Tignan natin yung context. No? Sino yung Israel of God? Ayan. So, sabi dyan, but God forbid that I should glory saving the cross of the Lord Jesus Christ. Naniniwala ba si Mahudyo kay Jesus? Sa cross? Hindi. So, hindi sila yan. But by whom the world is crucified unto me and I unto the world. Sabi dyan, for in Christ Jesus, neither circumcision, nakita nyo? Or uncircumcision availeth anything. But a new creature. So, wala nang pakilang Diyos sa mga pinaggagawa ng mga Diyo na tuli, ito, hindi. Okay? Ang pakialam dyan kasi, ang rule ngayon ay yung mga nanampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? At ang tawag sa kanila, Israel of God. Okay? Tinignan natin yung kasi, madaanan natin eh. Natuloy natin, sabi dyan, mag-ingat sa mga Diyo, hindi lang po basta-basta yan. Talagang gusto kanyang pabagsakin kung kaya nila. Okay? Kaya tayo naman na circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So nabanggit ko na kanina, mga Kristiyano yan, rejoice in Christ Jesus, hindi mga Hudyo yan, mga Kristiyano yan. Sabi dyan, and have no confidence in the flesh. Ito yung medyo hindi totoo minsan sa maraming Kristiyano. Ibig sabihin kasi mayabang pang iba eh. Diba? Kailala, nabanggit natin isang Baptist daw siya, diba? Pero yung King James daw, hindi inspired, yung original lang. So nasan yung confidence niya? At binanggit niya pa, hoy, huwag niyo kayo mga 20 years pa lang Kristiyano, di ba sabi? Mga 20 years pa lang Baptist, ha? Hindi niyo alam pinagsasabi niyo. Mayabang. Sabi niya, hindi niyo kilala yung kausap niyo. O sino yung, kanino siya may confidence? Sarili niya. Kaya magaling daw siya, alam niya na eh, di ba? May mga Baptist na nagsasabi, King James inspired. Eh, naman totoo. Ba't nasasabihin pa na huwag kayong, ako nagturo ako sa Bible school, ganyan. So, yung confidence niya, hindi sa kanya. Kaya sabi niya pa na, yan ang tinuturo na sa Bible school. Di, ba't patunayan mo ngayon kung hindi ito inspired? Ano inspired? Yung original. Nasa na ngayon yun? Matapos na tayo dyan. Pero gusto ko lang sabihin, tayo dapat ang confidence natin sa Panginoon. Sinabi niya, ipipreserve niya yung salita niya, totoo yun. Doon tayo mag-umpisa, hindi ka baliktaran. Totoo kaya yun? Hindi na tinatanong yun. Yun ang totoo. Okay. Hindi makontrol to si Richie. Dito lang. Tuloy. Though I might also have confidence in the flesh. Ito na, ang gagawin ni Paul. Hindi po ito bago sa atin sa mga nakatapos ng Acts. Series sa Acts. Di ba, ginagawa talaga nito Paul. Okay, sa mga kanyang encounters sa mga tao. So, para ngayon, yung mga tao, kasi may mga tao talaga eh, siguro, lalo yung mga bata, no? Katulad ngayon, nakita nyo, maliit lang yung church na to, siguro, hindi kayo bibilib dito. Nasa inyo na yan eh. Pag nakakita ko doon ng pari pa lang, pag naglagay pa lang yon, yung mga tao, father na agad eh. So kaya, siguro, mas hahanga kayo doon, lalo kayo bante, di ba? Pag sinabi ng, ano yan, kotse niyan, napakarami, Jaguar. Alam niyo ba yung Jaguar? Yan talaga yung paano sa kanya dati. So, pastor, wala ka naman eh. Kotse mo, ATV. Doon ako kay Abante. Hindi ka nagtitiwala sa may confidence in the flesh ka. Amen? Amen. Kasi kahit sinong kulto, maraming kotse. So, hindi ka dapat nakatingin doon. Kaya sabi dyan, though I might also have confidence in the flesh, ito na nga, in a way kasi ganyan doon ang style ni Paul ngayon. So, dahil yung iba kasi nga, alam niya, nakatingin sa ganon, mga scholar, mga title, nagyabang din ngayon si Paul kasi si Paul, ang maganda kay Paul, andun din siya sa standard na yun dati. Matalino po siya, pagdating sa tinapos, ganun po si Paul. Pero siya yung naglingkod sa Panginoong Jesus. Paano nangyari yun? So kaya ngayon, hinahalina niya ba yung iba na masyadong nakatingin sa ganun? Kala niyo, pipitsugin si Paul. Medyo nagyabang po siya. Yun ang tema dito, okay? So, pero mamaya, ibabalik niya tayo sa tamang direksyon. Kaya sabi dyan, kayo ha, nagyayabang kayo? Ako din. Sabi niya dito. Okay, though I might also have confidence in the flesh.
If any man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, ay more. Sa Tagalog po, kung gusto nyo ano, matalino kayo, ha, may tinapos kayo, ha, may posisyon kayo, ako lalo! Again, ginagamit niya lang to para, again, yung mga taong hindi pa marunong tumingin ay matuto. Okay? So, tuloy ko lang po. So, ito po mga sasabihin nyo dito, ito yung kanyang sariling credential ni Paul. Okay? Circumcised in the 8th day, so lahat ng udyo ginagawa yan. Of the stock of Israel, pag sinabing stock po yan, pangumbaga sa puno, ito yung nasa po, yan, sa ilalim. Ibig sabihin, siya din. Okay, magmamalaki kay Paul, eh ganun din siya, matindi. Hindi lang sa tinuli din siya, kasi iba nakatingin doon, hindi na wala nang kwenta yun. Pero ngayon, gusto niya sabihin, sige, anong pagmamalaki nyo? Okay? And then, of the tribe of Benjamin, ibig sabihin, alam niya pa yung tribe niya, yung karamihan po dyan, hindi na lang kung saan tribe sila, kasi nga, hindi nila naisip yan, wala silang pakialam. Pero si Paul, alam niya pa. And Hebrew of the Hebrews. So yung Hebrew na yan, title po yan ng people of God nga nung panahon ni Abraham. At so on. Ibig sabihin, Hebrew of the Hebrews, ibig sabihin, talagang pinili siya. Kumbaga sa lahi. Okay? As touching the law, a Pharisee. Kung pag-uusapan batas, siya yung isa sa mga pinaka. Kasi yung Pharisee, yun sa mga sa lahat, sa Israel, isa yun sa parang class or sekta ng talagang may pinag-aralan, okay? May credential, nakatapos, at mga tagapagturo, ganun po yung mga Pharisee. So, ano ang pagyayabang mo kay Paul ngayon? Kung salaman at salaman, wala rin eh. So, hindi sinasabing importante yung sobra, mamaya sabihin niya nga yan eh. So, tuloy natin. Concerning zeal, okay, yung iba dyan mga Pharisee, yung iba dyan, Pharisee lang, nakatapos, may position. Pero siya, talaga pag sinabing zeal or zealous, talagang masigasig siya. Okay, kumbaga sa panahon natin yan, Soulwinning araw-araw. Okay, hindi lang yon persecuting the church. Kung yung mga ibang Hudyo, hayaan mo yung mga, wala nang kwenta yan, yung mga Kristiyano. Pero siya, hindi, patayin natin yan. Ganun siya katindi. Ganun si Paul, loko-loko, di ba? Pero, ang sinasabi niya dito muna, yung zealousness niya sa kanilang religion dati. So, touching the righteousness which is in the law, blameless. Ibig sabihin po, lahat ng sinabi ng batas, susundin niya. So, matindi si Paul. Pero ito na. Medyo gumano na siya. Ito, pinadala ko sa inyo, di ba? But what things were gained to me? Anong pakinabang ko? So, pray natin si, si Kit, medyo, siyempre, nai-miss natin. Siyempre, pinagpalit tayo sa baseball. Kaya, batang Kristiyano pa naman yan, pero sina-challenge ko rin, kaya ganun din kayo, ha? Kaya tanong ko lang, ano mangyayari? Ba't may baseball? Eh, para po, pag nanalo kami, dito naman kami. O, pag nanalo kayo doon, ano na? Eh, di maglalaban naman sa mas magaling. Eh, pag nanalo na kayo doon, ano na? Di na ako sinagot. Mga pinaparealize ko lang, ano bang pakinabang natin, for example, na tayong pinakamayaman? Kung nag-racing ka ng kotse, ikaw na yung pinaka-okay, na pinaka-mabilis ka ngayon. Tapos kanina, naano lang ako sa feed ko na yung mga basketball, sa NBA. So, ngayon, si Jordan, naka-shoot siya. Alagang kaya may sabi ng isang meme. Kung may mga Kristiyano lang daw, yung zeal natin, parang gano'n, basketball, na-shoot! Malapit na mag-zero, saka na-shoot. Nagaganyan sila, no? Sana ganyan tayo pag may naligtas, amen? Amen! Hindi naman kailangan ganun, pero at least sa puso natin, amen? Amen! Alam kanina, may naligtas na naman. Sa Sabado, meron na naman sana. Sa Sunday ulit, sana ganun tayo kasi walang kwenta naman yung basketball, pero tayong kaligtasan ng tao, importante yung sa Diyos at sa atin dapat, amen? Amen! So dapat ganun, kasi kaya sabi niya dito, anong pakinabang ka dun? Ano nga ba na-gain ko dun? No? Yung dami ko napatay na Kristiyano, ganyan yung credential ko, ako'y Hebrew of the Hebrews, walang kwenta pala. Sabi niya, those I counted lost for Christ. Amen. Ibig sabihin, yung mga, yung talagang na-gain niya, hindi yung title, hindi yung yaman, ang meron siya talagang na-gain, yung mga nawala sa kanya, para sa Panginoon. Ibig sabihin, katulad nga nun, yung mga nabaliwala na po yun eh. Kasi nung Hudyo siya, may position siya. Nung naging Kristiyano siya, biglang nawala yun. Kasi yung hindi na-believe sa kanya yung Pharisee. Baliwala na yun kasi basically,
Inicheck po yata niya na yun. Amen? For example naman tayo, for example, kunwari, Catholic ka, dati ka naglilingkod ka na. Kung pari ka, for example, magbabaptist ka ba? Palagay niyo. Dapat, pero, hindi na nadali, di ba? May kilala tayong ganyan, kaso hindi ko rin close yun. Pero, kaya yun yung mga nagkwento daw kinapastor ng mga kalokohan ng pari. Alimutan yung pangalan. But anyway, bihira yun. Amen? Bakit kasi, ako na, mapahiya ka, pamilya mo. Di ba? Baliwala na yung pagkapari mo, syempre, baptist ka na eh. Lahat yun, mawawala. Wala nang kwenta yun. So ako yun, bagay, wala nang imposition. Pero yun, nung alam ko, nag-baptist na ako, parang nabaliwala na yung pahing katoliko ko. Kaya naisip ko, so what? Di ba? Yun naman yun eh. Walang kwenta sa kanya yun kasi talagang walang kwenta yun. Amen? So, ganun din yun. Kunwari, kayo ay... Yung mga kilala kasi noong panahon ni na daddy, may mga sikat pong mga personality dyan na dati silang si Raulo kasi showbiz eh. Alam mo na, papalit-palit ng asawa, ganyan. Nung naligtas, nag-mission. So, baliwala na yun. Una, hindi ka na-recognize, hindi ka na-babanggit ng mga yun. Kung napansin mo sa showbiz, yung mga pinupuri nila dyan, matanda na... No, superstar. Binabalik niya kasi karelihiyon nila 'yon. Totoo lang kasi sila ay kasi nung nagpagawa ng akong sasakyan na si ano pala nakalaya na naman si Navarro. Hindi ko alam kung paano nakalaya 'yon. Malamang nagbayad-bayad lang naman 'yung mga 'yan eh. Bayaran 'yan eh. So kasi yung binelcome siya ng bakla, 'di ba? So wala akong magawa kasi anong init sa labas eh, doon ako sa loob. Eh 'yun ang palabas. So, hindi ko nabanggit yun. Kasi nga, yung mga nagtutulungan, yung mga magkaka... Ayan, kaya nga sabi nila, salamat sa ABS-CBN at ako'y nakabalik dito. Eh, ganun talaga kasi, dyan ka eh. Diba? Eh, paano kung nag-taxil ko na ABS? Hindi na makakabalik yun. Amen? Ganun din tayo ngayon. Kaya, dapat sa Diyos ka maglingkod. Eh, paano mawalan ng kaibigan? Katulad nga niya, in-expose natin si Abante. Naku, hindi tayo makakuha ng support doon, sigurado. Hindi naman tayo nagtidesign ng support doon. Eh, namimigay daw ng church yun. Alam niyo ba yun? Ng property. Saan ka pa? Eh, kung galing sa kanya, huwag na lang. Amen? May ating kailangan ng tulong ng ganun. So, tuloy natin. Kaya sabi ni Paul, lahat yung binaliwala ko yun. Ba okay lang? Kasi nga, para sa Panginoon yung ginagawa niya ngayon. Okay? Tuloy natin hanggang ano lang po tayo, 12. Yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung that I may win Christ. So, yun po yung, ito yung maikli, ito yung mahaba. Inulit lang niya po yun, sinabi ko. Walang duda, lahat ng bagay, okay lang yan, mawala na yan. Yung trabaho, kung ano man yan, yung popularity, posisyon. Alam niyo yung posisyon, mahirap yung mawala eh. Alam niyo yung posisyon? Sabihin niya, standing mo yan eh. Kung anong institution yung nag-aano sa'yo, okay, nabanggit ko yung showbiz, yun yun. Pero napansin niyo ba sa ibang stasyon, iba yung magaling? Dito sa stasyon na to, iba yung magaling. Kasi naglolokohan nga lang sila eh. So, pero si Paul, wala pakialam dyan. Wala, gusto ko lang makilala ang Panginoon. O sana ganyan tayo, hindi tayo yung tipong, kahit sa mga churches kasi nag-aan yun sila yan eh. Pumuposisyon. Totoo lang. Napansin ko yun, kaya sabi ko, hindi ako nang makisaw-saw dito. Di baling walang fellowship. Tayo-tayo lang. Amen? Buhay naman tayo eh. Nakapaglingkod naman tayo sa Diyos nang wala tayong kaibigan na ganun. Amen? So, ganun po si Paul. Ano yung sabing, do count them but dung? Okay? Kung di naintindihan na iba yung dung, ano yung dung? Pupo po yan. Pupo, alam niyo yung pupo? Sinong gusto ng pupo? Kasi walang kwenta, di ba? Refuse yan. Tae yan. Okay? Position, importante yun, di ba? Para sa kanya, wala lang yun. Para makilala niya ang Panginoon. So, pagkatala natin ito, ha? Ano yung sabihin nung ganun? For example nga, si Paul ay
Kung nagpatuloy po siya sa religion nila, mataas na yung posisyon niya, ginagalang na siya. Kasi nga, magkaakibat po yan eh. Pag naalala ko naman yung mga awards ngayon, di ba? Pag in-award down kesyo ng ano, ng award-giving body, ano ba yung mga alam nyo ngayon? Award-winning body. Sabi natin yung mga ano, mga pamas ba yan? Hindi ko alam eh. Oscar, ganyan. Kasi wala na lang kwenta yun actually. Kasi sila yung namimili, tapos sila yung magsasabi, ito yung magaling. Eh, para sa mga tao, kung ikaw yung magaling, wala na sila. Amen? Ngayon, sa tao po, ganyan minsan eh. Kaya importante po, kahit sa amin naman, sa tech, yung ano, yung, kaya, ina, ano kayo, so okay din naman yung sa tech, kasi pag ikaw ay nakapasa sa ganyan exam, magaling ka talaga. But then again, it doesn't necessarily mean yung value mo sa company, kasi nga, yung iba naman, pagkatapos yan, lipat na agad eh. So, bali, wala. Diba? So, minsan, sino nagbibigay ng value mo? Yan ang tanong mo sa buhay nyo. Paano mo nasabing okay ka? Yung standing mo. So, dapat sa Panginoon ka nag kumukuha ng value mo. Okay? Kasi, ganito, si Paul, kasi ibang klase eh. Actually, dapat gayahin na talaga si Paul. So, pag meron nagpapababa ng value natin, pero yun ang kailangan mong gawin para sumunod sa Panginoon, anong pipiliin mo? Bigyan ko ng example, hindi ko, nipigilan ko sana, pero sa atin nga, sa nagkukwento kami ni Brad, even among pastor kasi may mga ganyan eh. Diba? So, kakampihan ka nila, fellowship ka nila, tutulungan ka nila, pag magkakaano kayo, magkakadikit kayo, ganun lang kasimple yan minsan. So, eh paano yung pag inaway mo sila? Parang mali yan ah. Ako pag may namit ako sa Facebook na parang kapapanan ng palataya, hindi nakakatuwa, di ba? Pero, tinatanong ko na ibang bagay para, alam mo na, ma-influence natin kung hindi sila ganun. Okay? So, ganun din tayo. Pag soulwinning tayo, pag na-win natin, tapos ligtas na talaga, di ba? Naalala niyo yun? Sinasabi ko sa inyo, pag ligtas na, huwag niyong pabaya. Ay, ligtas na. Huwag na nga. Salim na matuwa ka, di ba? Salamat, ligtas na rin. So ngayon, kung palagay mo may i-share ka pa sa inyong kanyang ibang bagay, katulad ng baka hindi sila King James, di ba? Baka may combo-combo sila, hindi sila hymnal. Ano pa? Baka once a week lang sila mag-meet. So, pwede mong i-reinforce yung ibang bagay. Yun ang gusto ko sabihin. At ganun po si Paul actually. So, kahit na mawala sa kanyang ibang bagay, gusto niya, makilala niya ng lubos si Jesus. Anong isabihin nun? Eh, kilala niya na si Jesus eh. Alam niyo ba, kahit sa ang bagay, kahit tayo, kunwari ngayon, kilala ko ngayon si Raven, ngayon ko lang nakilala. Si Desiree, medyo kilala ko, pero hindi pa lubos, di ba? Si Brad, kilala ko na, pero hindi pa rin lubos. So, paano ako makikilala, kunwari, makikilala ko gusto si Brad, mag-ano ko ng time sa kanya, di ba? Fellowship kami, ganyan-ganyan. Mag-ano ka, either gagastos or time. Kailangan mo mag-exert ng effort and then time. Pagkatapos mo, may kilala ko na siya. Eh ngayon, okay ba yun? Depende, kung sino yung nakilala mo. Obviously, ibang tao, di ba? Eh, walang kwenta to, wala tong ano eh. Ganyan. Pero pag may tao ka talaga gusto makilala, bibigay ka ng time, effort, minsan patay pera. Amen? Ganyan tayo. Ano ba? Amen. Imagine nyo yung gusto sabihin. So kaya yun ba yung mga, kaya pag nailigawan, ganyan yun. Talagang mag-exert ka ng time, effort, money. So, para makilala mo siya ng lubos kasi mahal mo siya. Ayan. O, punta tayo sa Panginoon ngayon. Kung ikaw, naligtas ka ngayon, oh, naligtas ngayon yung dalawa. Or baka si ano lang, na-review lang si Joy, no? Kunwari, si Raven, ngayon naligtas, anong gagawin mo na? Ang gusto all-winning tayo, diba ginagawa natin? Hamunin mo ngayon siya na magpatuloy ka sa Panginoon. Ligtas ka na ngayon, okay lang. Pag sa langit, hindi pantay-pantay tayo. Hindi pantay-pantay sa langit po, ang rewarding doon, yung iba doon, maraming reward, iba konti lang, iba sobrang dami, iba talagang kadikit nila siguro si Jesus kasi high ranking. Ganun yun eh. Hindi yung sinasabi niya, pero yun ang sinasabi sa Bible. At even sa lupa. Sa lupa kasi madaling dayain eh.
At all, nabanggit ko kanina sa'yo, may jaguar yun. Ay, ibig sabihin, godly, ganun yun. Maraming pwedeng daya dito sa mundo. Okay? Sa langit. Hindi, yan. So ngayon, kaya ang gusto ni Paul ngayon, makilala niya ng lubos si Jesus. Ibig sabihin, kaya katulad nga natin, kaya nga nakabanggit sa inyo yung mga Kristiyano. Yung iba, ligtas nga pero hindi masyado nililigod. Hindi nila alam yung ibang bagay. Hindi nila na-attain yung ibang bagay. Hindi nila nasa church man sila, wala sa maayos na church. For example, ganun din yung mga pastor. For example, ito lang hanggang dito lang alam. Yung ibang pastor, marami pastor, iniiwasan yung ibang topic. Kasi alam nila, either di nila alam or pasak lang, hindi importante yun. Nabanggit ko sa inyo last time, di ba? May pastor sa bagay, hindi naman baptist yun. Kaya sabi niya, ay, mga ganyang bagay, hindi ko na gustong pag-usapan yan. Para sa akin, yan, hindi sa kanya importante. Kaya sabi sa Bible, importante yun. Kaya nga inaaral yan eh. Ba't hindi sa'yo importante yun? So, anong problema? Ikaw may problema, ayaw mo nang lumago. Si Paul, baliktad, sabi niya, gusto niyang kahit lahat siya mawala na, that I may win Christ. And be found in Him, okay, na-imagine niyo, ma-win ko si Jesus, kasi makilala ko ng gusto, and be found in Him, ganun naman din, siya naman, pag nakikilala si Paul, kawangis na si Jesus, parang pag si Paul ang nagsalita, ang naka-fellowship ko, parang, ang naaalala ko si Jesus. Not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ibig sabihin, by faith talaga, ibig sabihin, pag by faith po, ibig sabihin, naniniwala ka na ng palataya, kaya nga nabanggit ko kanina yung kaalaman eh, nabanggit ko kanina yung kaalaman, di ba? Yung iba, hanggang dito lang. Eh, may pwede mo i-claim na may pananampalataya kung hindi mo naman alam. Pwede ba yon? The more na mataas yung pangunawa mo, the more na pwede kang manampalataya. Kasi kung hindi mo nga naintindihan, paano mo sabi nanampalataya sa bagay na hindi mo naintindihan? Okay? So, magkakadoksong po yan. Kaya, yung iba hanggang claim lang ng may pananampalataya. Anong pinanampalataya? Pag tinanong mo ng ganun, ano nga ba? Hindi ko alam, basta. Hindi ganun. Kaya si Paul, gusto niyang lumalim ang pagkakilala niya sa Panginoon. Para saan? That I may know Him in the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Isa-isay natin, ha? So, nabanggitan kanina yung para makilala mo ang Panginoon. That I may know Him in the power of His resurrection. Ano yung sabihin nun? Ano ba yung resurrection? Muling pagkabuhay. Anong pa? Yun na yun, eh. May kailangan ba tayong malaman doon? Meron ba? Ano? Ha? Ibig sabihin nga, hindi basta-basta yun eh. Alam niyo iba kaya hindi na may preach, iba nagsasawa na sa topic. Yung iba naman, yun nga, kulang yung ka... Kaya ako pag nag-soulwinning ako, pina-emphasize kaya, napansin niyo ba? Kasi doon siyang kukuha ng faith. Ibig sabihin, matindi pala si Jesus. Ano ba ginawa niyan? Diba? Isa mga nangyari sa kanya na talagang pinatunayan ng history na hindi madi-deny, yung siya yung namatay, tapos nabuling nabuhay. Ngayon, yung iba nabuhay din eh. Matulad ni Lazarus, kaso siya yung binuhay. Diba? Si Jesus, binuhay niya si Lazarus. Sino makapangyarihan doon? Si Jesus pa rin. Eh, paano si Jesus, namatay na siya, binuhay niya yung sarili niya? Ibang level yon, amen? Kasi sinong bubuhay sa'yo kung patay ka na nga? Okay, kaya maraming bagay ito. Hindi ito mababaw yung power of His resurrection. At pwede mo sabihin din yan sa resurrection ng ibang tao. For example, sabi niya kay Martha ba yun? O kay Mary? Kay Martha. O kay Mary. Diba? Again, si Lazarus namatay na. Sabi niya, Lord, kung dumating ka lang mas maaga, late ka kasi. Ano pa si Jesus eh. No? Late ka kasi. Eh, kung alam natin yung kwento, actually, nagpa-late talaga siya. Naalala niyo yung kwento? Pwede na siyang pumunta, nabalitaan niya. Eh, punta na tayo doon, buhayin natin yun, para hindi mamatay. Kasi maraming tao na hindi namatay kasi ginamot ng Jesus. Pero sa case ni Lazarus, bayaan mo lang para maano ang Panginoon. Time na kasi, no? Tuloy lang natin to, pero... Lalim kasi. Pero tutuloy pa natin to next week, okay? Pero kailangan tapusin natin hanggang dito na lang. Dito na lang sa 10, okay? May sabihin ng power of resurrection, may sabihin hindi basta-basta yon. Pag nabubuhay, ang patay. Hindi yung basta-basta. Kaya ngayon, hindi natin iiwasan yung topic na yan. Okay?
Explore natin yan. Kaya nga, alam nyo, ibang mga, yan, yung mga, namagitin sa inyo kanina, magiging kay Brad, yung iba ngayon, mga Baptist, sabi nila, i-revive natin yung soul winning. Pero maganda naman, di ba? The first place, ba't nawala? Di ba? So, kaya tayo, kayo din, kung tinatamad kayo, sumama minsan soul winning. E yan nga yung action natin eh. Do ito, action din to, nakikinig kayo, I hope. Amen? Mahirap ba makinig? Mahirap din minsan. Okay, lalo yung mga bago siguro. No, oras na. Ayan. Mahirap talaga makinig, pero imagine nyo, mas mahirap mag-preach. Okay. So, sige, yung ibang bagay, at least binitin ko na kayo, may mga bagay na kahit sa level ni Paul, mature na siya, church planter na siya, gusto niya pa rin makilala si Jesus. Ibig sabihin, may gusto pa siyang ma-attain. Okay, doon tayo pupunta sa next week. Yung attain-attain na yan, okay? Eh sabi dyan, hindi lang yung power of resurrection, the fellowship of his sufferings. Ibig sabihin nito, namangha siya sa Panginoon, kasi nga, titingnan mo, ba't nga ba hindi na lang si Jesus ay nagpakamakapangyarihan ng time na yun, hindi pinatay niya yung kalaban niya, hindi, ang galing ni Jesus. Ba't hindi na lang ganun? Ba't niya hinayaan yung sarili niyang patayin? So, ibig sabihin, may something doon. Yun ang gusto kong sabihin, at gusto kong sabihin ni Paul. So, tayo ngayon, kaya I believe hindi lumalago yung iba, nabanggit ko sa inyo, minsan kasi gusto nyo sarap lang. Namimili lang kayo ng service na may kainan. Ay, doon ako sa ano, Sunday morning. The Sunday afternoon, merienda na lang yun eh. Thursday lalo, tinapay na matigas lang yun eh. Diba? So, sabihin, ay, pag soul winning, ay, naku, mainit yan. Pag tag-ulan, mahirap din. Ayoko dyan. Wala ka. Hindi, may mga bagay kang matutunan. Ah, may mga bagay na dapat kang matutunan, hindi mo matutunan. Amen. Kasi hindi mo naranasan eh. Yung hirap, nag-suffer si Jesus doon, yung mga lingkod niya hanggang ngayon, tapos ayaw mo doon. Patay ka dyan. Kaya sabi ni Paul dito, gusto kong maranasan din yung suffering ng Panginoon para nagkakaroon kami ng fellowship. Alam niyo na po yung fellowship, hindi po kasi yan, kainan lang yan ha. Again, pag pinag-fellowship, nagkakaisa kayo at pag sinabing fellow, nagkakaintindihan kasi yun kasi lumelevel kayo in the same field. Kasi fellow, di ba, kamanggagawa mo, kaya kapwa ko, programmer. Ibig sabihin, no, nagkakaintindihan kami, di ba? Nagkasama-sama. So ngayon, katulad dati ngayon, di tayo pare-pare sa ibang bagay, pero nagkakaisa naman tayo sa ibang bagay. Yan ang sabihin ng fellowship. Kaya ngayon, gusto ni Paul, ang Panginoon po, Panginoon ko, hinayaan niya mag-suffer siya, gusto ko rin mag-suffer ako. Hindi sa walang kwentang dahilan, ha. Ang pasagasa nga ako sa pendi, ganun. Ibig sabihin, habang naglilingkod sa Diyos, sige, persecute niyo ako, kasi ganyan ang nangyari sa Panginoon. Okay? And being, ito na, tapos na tayo. Anong ibig sabihin nyo? Baka basta sinasabi mo lang yun. Ibig sabihin ng fellowship sa kasi. Sabi nyo, being made conformable unto his death. Sa Tagalog, ang ibig niya sabihin doon sa fellowship with sufferings na ako rin mismo, kung ang Panginoon ay namatay, nang ganito, alam nyo na kung paano namatay si Jesus, di ba? Wala na. Ulit na lang tayo. Okay, si Jesus namatay. Hindi lang biglaan eh, di ba? Napansin nyo ba yun? Kaya nga, pag may nag-uusap, yung na, may nag-uusap dyan, eh, namatay yung kawawa naman kasi, ano ba yung kawawang kamatayan? Eh, yun, mga pag nagkasakit, no? Di ba? Nagkasakit ka na, gumastos ka pa, sana ako pag namatay ako, isang gano'n na lang, di ba? Yan yung mga usapan madalas dyan, eh. Eh, ang Panginoon, di rin gano'n, eh. Mas matindi ang Panginoon. Pinako siya ako sa bandang muli, bago siya ipako, waro ng tinik, hinataw, pinagsinungaling na, pinagsinungaling siya, siya, talagang lahat na ng torture naranasan niya, pati emotional. Amen? Iniwanan pa siya ng mga supposedly hindi siya iiwanan. So, ganun pala ang gusto ni Paul. Again, huwag nung gagawin niya ng OA na, o sige, persecute niyo ako. Wala namang, kung gusto niyo ma-persecute ng ganito, maglingkod ka sa Diyos, mangyayari sa iya. Sigurado yun. Pag, basta tayuan mo yung salita niya, nabanggit ko sa kaibad kanina, parang napagkaisan ako eh. Pero alam ko na yun eh. Okay lang sa akin yun kasi ganun talaga. Tinayuan ko yun, pwede naman akong makipag-ayon sa kanila. Anong paniniwala mo, Pastor? O, ganyan din ako. Parang di ko mapag-usapan. Kaya hindi tayo ganun. Amen? Amen. Eh, simple pa nga lang yun. Di pa nga ako nahahataw. Eh, pero naalala nyo yun sa pandemic, di ba? So, kala ko makukulong ako nung kasi sinasabi sa akin dito, uy, may nagsasabi na sa inyo na, ba't di kayo minto? Sabi ko, pfft. Ang gagawin ko, hinto ako, importante itong ginagawa namin eh.
Amen? Amen. Kayo huminto sa kalokohan nyo kasi wala naman yan. So, doon muna tayo. Tutuloy po natin next week. Tuloy-tuloy po yung thought niya na ano yung gustong ma-attain ni Paul. At sana tayo rin. Bakit tayo nagpapatuloy sa Panginoon? Una sa lahat, yung basics natin, syempre, umattain, magbasa, magmanalangin. Okay? After niya, talaga maglilingkod ka na. Aral, lingkod. Turo sa iba, soul winning. May excite tayo pag naintindihan natin yan. Amen? Pasensya na po na late tayo kasi nga, ganun eh. Okay, so let's pray. Panginoon, maraming salamat at magamat kami po ay medyo na late, Panginoon. May nasolve naman dito, Panginoon. Inintay namin. Ganun din po, Lord, sa aming tuloy ang pag-aaral nitong Philippians, Panginoon. Nawa, makita namin, sundan namin yung kwento ni Paul kung paano siya maglingkod sa inyo, Panginoon, ang buong katapatan. Then last week din po, nakita namin si Timothy tsaka si Papuditos, Panginoon, na lalong mga tapat din po, Panginoon. Hindi ibig sabihin na pusto lang, sila lang yung maglilingkod. Yan po yung applicable sa bawat isa na we will make ourselves available, Panginoon. Again, pinaka-basic, umattend. Pero later, Panginoon, nandiyan na po yung mamimili kami. Kung magkakapera bang kami, trabaho ba yan? O paglilingkod, ministry, or bakasyon, sarap, or ministry. Mamimili po kami, Panginoon. So I pray na piliin namin yung tamang bagay dahil kami po hindi lang forever sa mundo. Hantayin namin, Panginoon, talagang rewarding sa langit, Panginoon, at sa inyong millennial reign, at sa new heaven and new earth. Doon kayong maghintay, Panginoon, dito ngayong panahon namin ngayon. Ito yung panahon para maglingkod. At maglingkod sa inyo, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.